Magandang hapon po. Ngayon ang unang weekend na pinapayagan ng makalabas sa mga batang edad 5 pataas. Estado ng mental health daw ang kinonsidera para sa bagong polisiya. Pero muling ipinaalala ng mga otoridad, tanging sa mga outdoor area at sa mga lugar na nasa GCQ with some restrictions at MGCQ lang pwede ang mga bata. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa bagong patakarang ito ng IATF, pinapayagan ng mga batang edad 5 pataas na lumabas ng bahay sa mga lugar na nasa ilalim ng General at Modified General Community Quarantine. Meron akong mga pag-aaral na tatanggado na po ang ating mga kabataan dahil po dito sa pandemya at sa lockdowns. It is already affecting their physical and mental health, and this is based on evidence already. Edad 5 pataas ang pinayagan dahil sila raw ang may kakayahang magsuot ng face mask at face shield. Pero nilinaw ng IATF, may limitasyon ng mga lugar na pwedeng puntahan ng mga bata. Pwede sa mga parke, playground, beach, bike at hike trail, outdoor tourist site at outdoor dining ang mga bata. Paano naman kaya sa mga mall? Hindi pa po pwede sa mga mixed use, no? Mixed use, opo. Dinidaw po natin yan na talagang pang-outdoors lang po ating mga bata. Hindi rin daw porket GCQ pwede na kaagad lumabas sa mga bata. Wait, ito po ah. Opo, sige po. Hindi po pwede ay yung heightened restrictions. Yun, okay. Yung merong restrictions po pwede. Okay. Pero yung heightened restrictions hindi po pwede. So tama ito, ang Laguna tsaka Cavite meron heightened restrictions pero naka-GCQ sila. So hindi sila kasama. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sa kabila ng patuloy na banta ng COVID-19, ligtas pa rin naman daw maituturing ang pagpayag sa mga batang lumabas ng bahay sa puntong ito. Well, ligtas po kung ito po ay nasa outdoors. Mm-hmm. At alam niyo pa kasi, binabalansin natin. Binibigyan natin ng pagkakataon na makalang. Opo. Dahon, tingin ng iba't ibang tanawin sa labas ng bata. Mm-hmm. Kasi kahit sino man na kulungin mo sa bahay na mahigit isang taon, hindi po yan okay sa kanilang well-being. Ang mga LGU pwede rin i-adjust ang edad ng mga batang papayagan sa labas kung pakiramdam nilang hindi akma sa sitwasyon ng kanilang nasasakupan. Sabi ni Metro Manila Regional IATF Chair at MMDA Chairman Benher Abalos, pagpupulungan ng Metro Manila Mayors bukas kung paano ito ipatutupad. LGUs can impose, no? It's up to the LGUs. They can impose additional requirement. Pwede nilang taasan ng edad or probably baka yung iba ayaw pa sa ganito, or we could identify parks right now. And I would like to re-emphasize this is that we are always guided by the experts. Suportado naman ng Octa Research ang bagong polisiya. Naintindihan natin na, you know, more than one year na nakakulong mga ibang bata. At kailangan rin nila para maarawan. May iba baka nag-undergo yan ng nagkakaroon ng depression. Or, hindi naman yun sa mga arcade video games or mga malls. Muling paalala ng DOH. Sa paglumabas, supervised ng kanilang mga magulang at saka nakasuot po sila ng mask. At kailangan pa rin ipatupad ang safety protocols. Dana Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Naniniwala ang Octa Research Group na nananatiling nasa moderate risk ang Pilipinas sa COVID-19. Ang sabi ng grupo, may ilang pa rin kasing lugar sa bansa na nananatiling high risk ang sitwasyon. Sa Metro Manila, mabagal pero pababa ng bahagya ang trend ng COVID. Sa tingin ng Octa, pwedeng luwagan ng bahagya ang restrictions sa NCR tulad ng pagdagdag ng capacity sa mga business establishment at public transportation. Pero mas maganda raw na gawin ito kapag nasa 20 hanggang 40% na ng NCR ang fully vaccinated. Batay sa datos na nakalap ng GMA News Research, as of July 5, 8.7% pa lang ng populasyon ng Metro Manila ang fully vaccinated. Bago nito, sinabi ng DOH na may tuturing na nasa low risk sa COVID ang buong bansa. Pero gitna ng DOH, hindi pa rin kailangan magpakakampante, lalo't may iba't ibang variants of concern at interest ng SARS-CoV-2. Tulad na lamang ng Lambda variant na unang na-detect sa Peru at highly transmissible. Kasama sa mga hakbang na ginagawa nila para maiwasan makapasok ito sa bansa, ang paghihigpit sa border control. Sugatan ng isang pedestrian ang bumangga sa isang motor sa Calasau, Pangasinan. Sa Carmona, Cavite naman, patay ang isang rider na sumalpok sa isang palikong van. Yan at ang iba pang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni John Consulta. Pasado alas 9 ng umaga, papaliko na sana ang van na yan sa Governor's Drive, Barangay Kabilang Baybay sa Carmona, Cavite, nang biglang sumulpot ang rider na si Ryan Kakam.
Dahil sa bilis ng kanyang takbo, sumalpok siya sa van. Sa lakas ng impact, tumilapon siya. Napasag naman ang bintana ng van. Dead on the spot si Kakam. Nagka-aregyo naman ang pamilya ni Kakam at ang sakay ng van na si John Ralph Lanuza. Hindi nasasampa ng kaso si Lanuza. Sa barangay Gabon, Calasiao, Pangasinan naman, dali-daling tumatawid ang isang babae nang sumalpok siya sa isang motorsiklo. Mabilis naman siyang narespondihan ng mga tanod sa lugar. Minor injuries lang ang kanyang tinamo. Gabi naman sa parehong barangay, nakuha ng CCTV ang biglang pag-iba ng linya ng isang tricycle. Dahil dyan, bumangga ito sa paparating na isa pang tricycle. Napag-alamang nakainom ang driver na bumangga. Ayon sa pulisya, nagkaayos ang dalawang panig. Walang dumara ang sasakyan sa highway na ito sa poblasyon Nuro Upi, Maguindanao nang sumulpot ang isang motorsiklo. Sa bilis ng takbo ng rider, nawalan siya ng balanse at sumemplang. Tumilapon pa ang helmet niya sa kalsada. Mabilis namang tumulong ang ilang residente sa rider. Tad-tad siya ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga residente, madalas daw talagang may nadidisgrasya sa lugar. May bahagi raw kasi madulas ang kalsada. Nai-report na raw ito sa LGU. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Mahigit 5,000 ulit ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Dahil po dyan, 1,467,119 na ang kabuang bilang ng COVID cases sa bansa. 49,968 ang active cases o yung pinagagaling sa COVID-19. 3.4% ito ng kabuang bilang at mas mababa sa active cases kahapon. 7,552 ang nadagdag sa mga gumaling. Kaya umabot na ito sa kabuang bilang na 1,391,335. 96 naman ang nadagdag sa mga nasawi. Na ngayon may kabuang bilang na 25,816. 11% ang positivity rate o yung porsyento ng mga nagpo-positibo sa mga tinest. 50,704 na tests ang isinagawa, pinakamataas sa loob ng isang linggo. 3 lab ang hindi nakapagsumite ng datos. May antigen testing na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa mga papunta sa Bicol. Laking tulong daw yan ayon sa ilang biyahero. Nakatutok si John Consulta. Dahil requirement pa rin sa ilang LGU sa Bicol Region ang negative results sa COVID-19 test, may antigen testing na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa mga pasaherong papunta roon. 850 pesos ang testing fee. Pagkatapos mag-fill out ng dokumento at maswab, makukuha ang resulta pagkalipas ng 15 minuto. Napakalaking tulong sa amin. Gawa ng siyempre ay hindi na kami maghahanap pa ng ibang pwede naming lapitang subtest. Safe ka na lahat kayo negative, so parang at ease ka na wala, lahat ng kasama mo is healthy, walang COVID. Hindi na sila mahirapang kumuha pa sa ibang lugar at sa ganun paraan, ma-verify mabuti ng local government na authentic at totoong pasado sila. Ayon sa PITX, sakaling may magpositibo sa mga tinest na pasahero, sa ilalim sila sa confirmatory test, no, RT-PCR test. But agad-agad, ina-isolate na po natin sila upang sa ganun, hindi na po makapagbigay problema pa sa ibang tao. No? Inaalalayan po tayo ng DOH at Bureau of Quarantine at meron po tayong emergency response team na nakaantabay dito sa PITX upang sa ganun, pangalagaan yung mga pasaherong kung sakasakali magpapositive po sa test. Ayon sa Union of Local Authorities of the Philippines, makakatulong ito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa probinsya. Sana maunawaan natin na yung iba't ibang LGU ay iba't iba rin po ang sitwasyon. At syempre kung halimbawa ang isang LGU ay nakaka-experience ng isang surge in cases of COVID-19, that understandably maghihigpit at syempre magre-require po ng mga negative results most likely. Hindi bababa sa 60,000 na pasahero kada araw ang sineserbisyuan ng PITX. Inaasahang tataas pa ang bilang sa patuloy na pagluwag ng community quarantine status sa iba't ibang parte ng bansa. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Bukas daw sa pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2022 si Davao City Mayor Sara Duterte. Kinumpirma ito ng presidential daughter habang nasa Cebu Provincial Capital para sa courtesy call kay Cebu Governor Gwen Garcia kahapon. Nang tanungin kung ano ang kanilang mga napag-usapan, sinabi ni Mayor Sara na wala pa silang diskusyon tungkol sa 2022. Pero inamin itong nagpaalam siya kay Garcia kung pwede siyang bumalik sa Cebu para kausapin ang mga Cebuano para sa partido niyang hugpong ng pagbabago.
Wala pa kay decision mo. If you will run for president in 2024. Ang importante sa pagkakaroon is mahibal-an na mo kung unsay ginahuna-huna sa mga tao, unsay gusto sa mga tao. But you're open to it? Yes. Opo. Si Senador Bonggo susuportahan daw si Mayor Sara Duterte. Ipagpapasa Diyos at ibibigay nilang daw ang tiwala sa mga Duterte kung ano man daw ang desisyon ng mga ito o ng taong bayan pagdating sa darating na eleksyon. Nagpunta sa Bohol si Go para dumalo sa pagkilala sa mga benepisyaryo ng AFP at PNP Housing Program. Mas unahon nato si Mayor Sara. Kumudagan si Mayor Sara, full support din ko kay Mayor Sara. Sugatan ang isang lalaki matapos mahagip na isang pampasaherong bus kanina. Ayon sa mga saksi, tumawid sa southbound lane ng EDSA bus carousel sa bahagi ng Bagong Baryo at balintawakan lalaki. Sa lakas ng impact, nawalan siya ng malay pero agad din namang natulungan. Nagpapagaling na siya sa ospital. Dito Huwebes, patay naman ang isang lalaking ng bato ng bus sa EDSA carousel sa pagitan ng MRT Santolan at Ortigas Station. Kwento ng mga saksi, tumulo ng lalaki palabas ang EDSA carousel hanggang sa masagasaan ng padaan na bus. May nakamba na naman big time oil price hike sa susunod na linggo. Sa forecast na Uni Oil, 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ay inaasahan dagdag sa kada litro ng kanilang gasolina. 60 hanggang 70 centavos naman sa diesel. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Ito na ang 8 sunod na linggong may taas presyo ang gasolina. Sa datos naman ng GMA News Research, nasa 13 pesos na ang net increase sa kada litro ng gasolina ngayong taon. Halos 11 pesos naman sa diesel na 13 magkakasunod na linggo nang may price hike. Nagtulong-tulong ang ilang sundalo para maghatid ng konting saya sa ilang nakaligtas sa pagbagsak ng C-130 sa Sulu. Marami sa kanila mga kabaro, bumubuti na raw ang kondisyon ngayon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Kanya-kanyang bitbit ng kahon ng mga sundalong ito ng Tactical Operations Wing ng Western Mindanao. Ang kanilang misyon, maghatid ng regalo sa mga nakaligtas sa bumagsak na C-130. Yung basic needs lang ng kasi cotton, wet wipes, alcohol, tapos diaper, tissue. Meron pang paandar si Sir, no? Yes, ma'am. Bakit yung po naisip lagi nito? Pang pahimoral lang. Tulong-tulong po, ma'am, yung mga kasamahan po namin sa Tawes Min, ma'am, para makapag-provide kami, makapag-produce kami, ma'am, ng konting cookies, ma'am. May konti nilang mainom and then mga basic necessities nila, ma'am. Unang pinuntahan ang mga sundalo na nagpapagaling sa Camp Navarro General Hospital sa West Mincom. Bakas sa ngiti ng mga sundalo ang tuwa ng dalawin at dalhan sila ng regalo ng kanilang mga kabaro sa Philippine Air Force. Natutuwa kami at kahit konti ay naiilabas nila yung mga mga feelings nila. At sabi nung doktor na nakausap ko, malaki din daw ang tulong nito para sa kanila. Yung may nakakausap sila. Pinuntahan din ang isang pribadong ospital kung saan naroon ang iba pang mga sundalo. At ang 13-anyos na batang si Kandari Ahadi na nung isang araw lang, balot ng benda ang buong mukha matapos masunog. Wow, ang pogi mo na! Nandito ulit ako. Ako yung pumunta dito ng isang araw. Wow! Thank you, Lord. Improve ka na. Masarap sa loob po na pag nakikita namin yung kapwa namin ay nakangiti kahit sa mga sandali lamang na sa every na pagbibisita namin sa kanila. Napakasarap po. Patuloy naman daw na bumubuti ang kondisyon ng mga nakaligtas sa bumagsak na C-130. Gayun din ang mga sibilyan na nadamay. Dasal ng AFP ang agarang paggaling ng lahat. Mula rito sa Zamboanga City, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Patuloy pa rin sa pag-alboroto ang Bulkang Taal. Nakataas pa rin ito sa Alert Level 3, pero sa kabila niyan, patuloy pa rin ang pagpunta ng ilang turista sa Tagaytay para tignan ang bulkan. Nakatutok si Salima Refran. Makulimlim na minsan may pag-ambon ang panahon sa Tagaytay, kaya kakaunti lang ang turista. Perfect sana para mamasyal ang pamilya. Lalo't pinayagan ng IATF ang mga batang edad 5 pataas na lumabas basta nasa open areas. Pero bawal pa rin yan dito sa Tagaytay.
So si mama, sabi niya, doon na lang daw muna sila sa sasakyan ng bunso namin. Oo, salitan. Hindi pa rin po ko pwede po dahil nga po sa direksyon po ng IATF na naka-heightened GCQ po ang Cavite. Ang mga turista, panay ang papicture sa Nag-aalboroto pa rin Bulkang Taal. Walang naitalang eruption ang PVOX magmula kahapon. Pero meron pa rin volcanic quakes. Mataas pa rin ang sulfur dioxide emission at mayroon pang ground deformation. Nakataas pa rin ang alert level 3. Sa kabila niyan, binigyan na ng window hours ang mga mangisda para magpakain at mag-harvest sa fish cages. Pwede lang yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Dahil nga po ng bulkang Are, kaysa naman po mawala lang na mawala sila ng matapon lamang na wala malangkita. Ang ikinabubuhay po ng mamamayan ng Talisay ay ang 40% ay sa pangisdaan. Ang supply po ng Manila, ganun din, 40% galing dito po sa Batangas. Hindi po natin nakikita yung maaaring nangyayari na po mismo doon sa bulkan. At gabi, syempre, limited lang yung ating visibility dyan. Essential travel na lang din ang pinapayagan sa 5 critical barangays na pasok sa 7-kilometer danger zone mula sa bulkan. Sa Nima Refran, Katutok, 24 oras. Record-breaking ang paglipad ng flying hoverboard na hashtag Proudly Pinoy Made. Nakalipad dyan ang mahigit 2.5 kilometro sa taas sa hanggang 30 talampakan. Nakatutok si Rafi Tima. Mula sa kapirasong bahagi ng semento sa dulo ng boardwalk sa SBMA Freeport Zone, nag-take off si Kix Mindiola para sa attempt na malampasan ang 2.2 kilometers na kasalukuyang record. At dahil maiksi ang boardwalk sa SBMA, kinailangang magpabalik-balik ni Kix sa taas na 20-30 talampakan. Hindi tulad sa jet-powered hoverboard na may hawak ng kasalukuyang record, battery ang power source ng hoverboard ni Kix. At sa kabila ng malakas na hangin, nakamit ni Kix ang kanyang goal matapos ang mahigit 5 minuto. Sa kabuuan, tumagal ang kanyang flight ng 7 minuto at 22 segundo. Sa flight data namin, we actually got 2.89. Wow, kilometer. So, more than what we were expecting kasi ang goal lang namin is 2.5 kilometers. Susubukan daw nilang isumiti ang kanilang flight data sa Guinness World Record para maging opisyal ito. Bukod sa mga kasamahan sa kanyang kumpanyang Star 8, sinaksihan din ng kanyang ama ang world record attempt. Noong una, hindi raw niya maisip na matutupad ng anak ang pangarap na lumipad. Professional hip-hop dancer si Kix at sa sala lang daw ng kanilang bahay sinimulan ang pagbuo ng electric flying vehicle 7 taon na ang nakakaraan. Hindi ko pa masyado ma-realize kung paano sasakyan eh. Pero nung nilatag niya na yung mga aluminum doon sa bahay, sabi ko totohanan. Ngayon, kilala na bilang Electric Manned Aerial Vehicle o EMAV ang mga flying vehicle ni Kix. Kabilang dito ang mga 2 at 3-seater EMAV na kanyang dinidevelop kasama ang Star 8 at una nang ipinasilip sa GMA News. Ngayon na dumarami na ang nagde-develop ng electric-powered vehicles, sana makasabay na rin anila ang mga pulisiya ng bansa. May mga batas na sinusulong na ang sa Senado, sa Kongreso. Pero kailangan siguro puspusin pa ng husto para yung sinusulong maging totoo na. Ngayon at nabasag na ni Kix Mindiola, ang pinakamahabang paglipad ng isang flying hoverboard, bagamat sa ngayon ay unofficial, papatunay daw ito na kaya ng Pinoy ang ganitong teknolohiya. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo sa Kapuso Bigay Premyo Panalo dito sa GMA Network. Over 8 million pesos worth of prizes ang ipamimigay sa daily, weekly at grand draws. 700 ang daily winners ng tig 1,000 pesos cash. Tig 30 ang mananalo ng 10,000 pesos Hanep Buhay Startup Cash at 10,000 pesos Eskwela Electronics Cash. 40 ang magwawagi ng tig 100,000 pesos cash. May brand new house and lot ding ipamimigay. Para sumali, bumili ng alinman sa participating brands at ipadala ang entries kasama ng inyong contact details sa Dropbox sa piling Mercury Drug branches nationwide. Pwedeng magpadala ng entries hanggang July 16.
Mga kapuso, sa Biyernes na po yan. Paalala po, mag-ingat sa fake news at scam texts. Tutok lang po sa GMA o bumisita sa facebook.com/GMAPromos para sa official details at announcement. Hindi lang catchy ang beat, kundi may message of hope ding ang bagong single ng BTS na Permission to Dance. Featured sa music video ang ilan sa mga frontliner na apektado ng pandemic gaya ng mga nagde-deliver, mga janitor at mga nagtatrabaho sa food industry. May kasama ring sign language sa dance steps. Tampok din ang iba't ibang generation at race. Maging ang pag-asang darating ang panahon, makakalaya ang mundo sa COVID-19. Mahigit 70 million na ang views ng Permission to Dance sa YouTube mula nang mag-premiere ito kahapon. Isinulat ito ng British singer-songwriter na si Ed Sheeran na napapa-headbop pa habang pinakikinggan ang single. Happy raw siyang napakinggan ito sa world stage at kinanta ng mga talented na tao. Misguided si Senador Manny Pacquiao ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinabi ito ni Cusi matapos tanggalin siya at dalawa pang opisyal ng PDP laban. Sa resolusyong pirmado ni PDP laban President Manny Pacquiao at ang ilang miyembro ng National Executive Committee, inalis si Cusi bilang party vice chairman dahil daw sa pagsuporta kay Davao City Mayor Sara Duterte na hindi naman nila kapartido. Sabi pa ni Cusi kung sino man daw ang tagapayo ni Pacquiao ay wala raw pakialam sa reputasyon ng senador. Ang dalawa pang tinanggal na sina PDP laban Deputy Secretary General Attorney Melvin Matibag at Membership Committee Chairman Astra Naik, suportado raw ang mga pahayag ni Cusi. Sabi ni Matibag, hindi niya kinikilala ang hakbang na ito laban sa kanila. Wala raw otoridad sina Pacquiao na disiplinahin ang national officers ng partido. Sabi pa ng company Pacquiao, hindi tuloy ang National Assembly na ipinatawag ni Cusi sa July 17 dahil labag ito sa party constitution. Pero giti Cusi, tuloy ang National Assembly na kinumpirma na raw ng chairman binilang si Pangulong Duterte. Wala pang pahayag si Naik. 132,200 doses ang bakuna Sputnik V ng Russia ang dumating sa bansa kagabi. Ipamamahagi yan sa NCR Plus 8 at iba't iba pang bahagi ng bansa kung saan A1 hanggang A5 category ang makatatanggap. Nitong Miyerkules, nakatakda ang delivery ng naturang bakuna pero muling naantala dahil sa logistical issues. Mamayang gabi, inaasahan naman ang pagdating ng karagdagang 37,800 doses ng bakunang Sputnik V. Mas physically fit at better version daw ni Ruru Madrid ang kanyang ibibida sa upcoming Kapuso serie na Lolong. Kwento ni Ruru, kinarir niya talaga ang pag-workout at diet para mas maging buff at swak sa role sa project. Bonus na lang daw ang kanyang well-flexed six-pack abs. Bukod sa kanyang usual workout, nag-diving lessons at martial arts din si Ruru para sa serye. Excited na rin daw siyang makatrabaho ang mga leading lady niyang sina Shaira Diaz at Ara San Agustin. That's why ginawa ko to, dahil ayun yung hinahanap ng script, ayun yung hinahanap ng story. And I wanted to show the world na iba na ako. Sa kanilang dalawa, sa leading ladies ko, masabi ko na natiwala naman ako. Tiwala ako sa kanila na, talaga magtutulungan kaming lahat. And that's my chika this Saturday. Ako po si Nelson Canlas. Ivan Maris? Salamat Nelson. Mala fairy tale ang bahay ng isang mag-asawang taga-Odjongan, Romblon. Silipin yan sa magtutok ni Salima Refrain. Ani mo'y namamasyal ka sa loob ng paborito mong fairy tale book pag nakita mo ang lugar na ito. May mini forest kung saan maaari mag-relax sa mga duyan. Ang treehouse with TV pa. May mini cat villa rin. Pero ang agaw pansin sa lahat, ang kulay pulang tiny house na ito. Pagmamayari ito na mag-asawang Casey at Richard Riva ng Odjongan, Romblon. Kubo lang daw talaga ang balak nilang ipatayo noong una. We thought, why not make it a little more comfortable? And so, dun na nag-start ang pambubudol ko sa kanya. Dun na nag-start yung idea na i-improve namin yung plans namin na bahay kubo.
Pangarap daw talaga ni Casey ang mala fairy tale na bahay. Kaya A-frame tiny house ang kanilang napiling disenyo. Dahil request ni Mrs., si Mister, napa-hashtag budol is real na lang. Ang pagbuo nila sa kanilang tahanan, naging bonding na rin ang pamilya. Plantita rin si Casey, kaya marami at iba't iba ang mga pananim doon. Mayroon din silang mini swimming pool na may lalim na 5 feet. Halos half ng tiny house namin ay pool. We decided to put the pool inside for our kids. Dahil sa pandemic, bawal muna tayong mag-swim sa public places. Ang mezzanine ang nagsisilbi nilang kwarto. At ang pinakapaborito ni Casey sa lahat, ang kusina. Para lang kami naglalaro ng bahay-bahayan. Mas naging close kami sa isa't isa at mas mabilis ang communication namin. Bonus pa para sa pamilya na sa bundok sila nakatira ngayon. During this pandemic, choosing to live here sa bundok is more of like releasing stress. Nature really has its way of removing negativities. Kung dati, kamot ulo si Mister sa mga plano ni Mrs., ngayon, they're living happily ever after. Salima Rafra, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balita ng ating tinutukan ngayong Sabado. Para mabalikan ang mga balitang naiulat ngayong araw, mag-subscribe sa youtube.com/GMA News. At mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Ivan Mayrina. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Mariz Umali. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. We'll be right back.